Yan mga katulits, welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, nandito tayo sa bahay ng kaibigan ng Busko. Naglalaro na naman yung alaga ko. Yan mga katulits, ayan yung bahay nila, napakalaki. Nandito tayo sa Dasmariñas Village. Ayan, nandito tayo sa loob ng sasakyan dahil umaambon mga katulits. Ayan, kailangan maghihintay na naman tayo ng 2 oras bago tayo makauwi. Ganun talaga mga katulits yung buhay driver, naghihintay ng bus. Kaya habang naghihintay ng bus, busing mga katulits, kasi yung alaga ko maglalaro lang dyan. Kasi yung alaga ko mga katulits 7 years old pa lang, mahilig sa laboy-laboy. Ayan, kaya magkukwentuhan lang muna tayo dito sa loob ng sasakyan. Ayan, ayan yung manubilan yan mga katulits. Buti pa ito, araw-araw nahihipo. Pero yung misis natin, hindi na nahihipo. Nalalam yung mga katulits, once a month lang yung uwi ko sa bahay. Si misis din naman, may trabaho. Ayan, ito yung laging nahihimas, yung manubila. Ayan. Sama na ang lagay ng panahon mga katulits, makulimlim na umaambon-ambon. Malamig ang panahon. Ayan, magkukwento muna tayo kayong mga katulis ng tungkol sa mga joke natin. Ayan mga katulis, kukwento naman tayo tungkol sa kaibigan kong nag-alaga ng manok mga katulis. Kaibigan ko mga katulis, mahilig talaga mag-alaga ng manok. Ang dami niyang manok. Kaya may isang gabi na tinitignan niya yung mga alaga ng manok na ano, ng kung alin ang kondisyon, kasi ilalaban niya kasi mga magulang na eh. So ngayon mga katulits, ang nangyari, malaki ang buwan. Pinili niya yung mga ano, yung mga puti, kasi yun ang hiyang sa pag malaking buwan, pag ilalaban mga katulits. So mangyari yung mga katulits, may yung tinitignan niya kasi may ilalaban siya, pinili puti mga katulits, puti ang pinili niya kasi maganda yung puti kasi malaki buwan. So, ito mga nangyari mga katulits, may kumalabit sa kanya. Nagulat siya, gabing-gabi na may kumalabit sa kanya. Kala niya kaibigan ang nagbibiro eh mga katulits. Pag lingon niyang ganyan, kita niya liit na tao. Ano pala mga katulits, yung duwindi. Sabi ng duwindi, lawan mo yung boss. Maliit na yung boss mga katulits eh. Sabi niya, sama ako bukas kung ilaban mo yan. Sabi mga katulits, sasama daw siya pag ilaban. Okay, sige, pero meron silang kondisyon mga katulits na sasama siya, pero may kondisyon siya na siya pumili kung anong kalaban. Sabi niya, ako bahala niya boss. Sabi niya, kaya meron silang usapan na magsuot yung may-ari ng manok na ano, yung malaking pantalon, yung kasyasa sa bulsa mga katulits pa, para doon siya magtago. Siya magtago mga katulits sa ano, sa bulsa niya na malaki. Kasi ang usapan nila, pag sumignal siya na yan, pwede yan, tama yan sa manok mo, sabi niya mga katulits. Pag ang usapan nila kasi doon sa bulsa nilagay sa bulsa ng yung kaibigan ko eh, sa bulsa doon siya nilagay, kasi pag gumalaw yung bulsa katulits, ibig sabihin kaya ng manok na yan. Sabi, ito mga katulits nangyari, nilagay na yung kaibigan ng duwindi na nandun sa bulsa. Nagulot na doon sa rueda, ulutan sila. Ito ngayon ng katulis, gumalaw yung ano,
gumalaw yung bulsa. Ibig sabihin nun, kayang-kaya, ano, sa ulutan, kayang-kaya yung kalaban, mga katulits. Ito nangyari, mga katulits. Lagay na kaagad ng tari. So, paglagay ng tari, mga katulits, di, ang laki ng pinustan niya kasi, sabi niya, kayang-kaya eh. Pagdating ngayon sa Rueda, mga katulits, ang pustahan eh, 55 mil, ang pustahan. Inubos yung pera niya kasi yun ang sabi ng duwende. Pag gumalaw, kayang-kaya patayin. Tapos mga katulits, ito ang nangyari. Pagbitaw ang ganyan ng kaibigan ko, pagbitaw ang ganyan, paglipad na ganyan, salpo, patay yung manok niya eh. Nagtataka siya mga katulits kasi patay na yung manok niya, gumagalaw pa rin bulsa. So, sinilip niya mga tulits, nandun. Magkasama pala yung duwende at saka mag-asawa, nandun sa bulsa niya. Kaya pala natalo eh. Sinama yung asawa mga katulits eh. Disgrasya eh. Malas talaga eh. Malas pagka yung may kasamang babae. Kasi hindi naman niya alam na yung asawa ng duwende sumama pala eh. Eh, siyempre, masikip yung bulsa ng pantalon niya. Nagkainitan mga katulits. Nadisgrasya, talo siya. Dahil sa ibigan niya doon, hindi kasi usapan, gumalaw eh. Pag gumalaw, kayang-kaya ng manok niya eh. Wala eh. Nadisgrasya mga katulits, talo. Kaya kailangan talaga mga katulits, pag nagsabong ka, huwag ka magsamang babae eh. Malas eh. Ito namang ano mga katulits, sa probinsya yung pinsan ko mga katulits, ano siya, yung nangunguha siya ng ano, ng sa bukid, yung alam nyo mga katulits, yung ratan, yung ratan na ginagawa ng mga upuan yan. Eh, yan ang anak buhay ng pinsan ko sa probinsya. Pumupunta sila sa bundok. Doon sila nangunguha ng ratan. Kasi yung doon sa amin mga katulits, yung ganito kalaki, ang bili niyan, 8 ang taas, 2 pesos, 2. Noon, ito nangyari mga katulits. Pagdating doon sa bundok mga katulits, yung pinsan ko, na ano, sa, kasi alam mo naman yung ratan, talagang ano yan, gumagapang sa kahoy yan mga katulits eh, pag tumaas na, di ang nangyari, yung pinsan ko mga katulits, natuklaw ng ahas, tuklaw dito sa paa, alaksi, ang daming ahas sa bundok eh, natuklaw siya ngayon, eh no choice, walang gamot doon sa bukid eh. Ang ginawa niya, tinalian niya ng ano, damit. Tinalian niya dito para hindi umakyat yung ano, kamandag. Tinalian dito mga katulits. Wala pa rin. Nangingitim na yung dito eh, sa binti. Kaya, ginawa niya mga katulits, nilipat na naman yung tali niya dito, mga katulits. Paglipat dito yung tali mga katulits, ano pa rin, nangingitim. Nangingitim pa rin mga katulits dito. Nutsoy siya kasi matindi yung kamandag sa ano eh. Sa ahas eh. Pag umabot na yan dito sa dibdib mga katulits, papasuki na yung kamandag yung ano niya, yung puso. Kinabahan siya ngayon. Anong galing gawin kong paraan ito? Yan kasi wala na eh. Malapit sa hita eh. Kunting hakbang na, puso na eh. So napag-isip siya mga katulits. Gumawa siya ng paraan para maligtas siya. Kasi matindi yung kamandag ng ahas na kumagat sa kanya eh. Ginawa niya ko tuloy, no choice siya talaga eh. Ang ginawa niya, paakyat na magkatulit. Tinanggal niya yung tali yung ganun. Oh. Ang ginawa niya magkatulit, tiniran niya ngayon. Tiniran niya ngayon mga katulits.
Sus, tita ng kanyo para matanggal yung ano. Sus, mga katulits. Mga 10 ganun lang na mga katulits. Talsik. Lumabas. Sabi niya ng mga katulits, ayan. Mabuti na lang. Puti yung kamandag ng ahas. Kasi kung naging itim, patay na talaga ako. Wala, no choice yung mga tulit. Dito na lang pinalabas eh. No choice eh. Kaya palabasin ko na lang to. Sabi na mga katulits eh. Eh lumabas mga katulits. Puti. Sabi niya, mabuti na lang puti yung kamandag. Kasi kung naging itim, patay ako. Disgrasya sa mga katulits, mabuti puti. Kasi kung naging itim, nako, patay sa, no choice eh. Pinalabas na yung kamandag dito mga katulis, pinalabas na lang niya. Kaya, oh, nakita niya, puti yung lumabas. Sabi niya, mabuti na lang, puti ang lumabas. Kaya kung naging itim, patay ako. No choice mga katulis, wala siya magagawa eh, kasi walang ospital dun eh. Mabuti na lang mga katulis, nagagawa siya ng paraan. Kasi kung hindi, patay yung pinsan ko. Eh, walang gamot sa bukid eh. Ibang klase sa bukid, walang gamot eh. Eh, ahas yun. Buti nakakita siya ng paraan, mga katulits. Kaya kung hindi, patay siya. Kasi iba yung kamandag eh. At saka, nagpasalamat din siya kasi nung biniran niya na, ay lumabas na kamandag, puti. Sabi niya, mabuti na lang, puti. Kung naging itim, patay ako. Kaya ang hirap ang ganap buhay sa bukid, mga katulits eh. Kasi mamaya matsambahan ka ng ano eh, mga ahas eh. Malulupit yung kung tumira yung mga ahas na yan eh. Ayan, mga tulits. Abangan sa YouTube channel. Oh, Tulits Vlog. Huwag kalimutan mag-like and share, subscribe. Para updated kayo sa mga upload ni Katulits. At saka mga joke. Ayan. Thank you. I love you all, mga Katulits.